Believe me well. Ayon po sa pamaka, apostolic delivery of Christ International, issue of Sonia, the phone get like easier, subscribe, and post notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Ating mga viewers, listeners, dito po sa ating Bishop Sanil. Ang kapayapaan at habag, biyay ng Diyos ay sama sa ating lahat sa magitan ng ating Panginoon, Jesus Cristo. Ito po yung lingkod kay Christ Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Ang kapatid sa mga ganito, ay tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Sa kanyang kabutihan, sa bawat araw, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa ating pagtulog, sa ating pagising, dagdag ng ating mga araw, lahat mga taon, lahat ng diriwang ng karawan, happy birthday po sa lahat. Na ipagkaloob ng Diyos ang ating kahilingan, dagdag ng mga araw-taon, malusog ng katawan. Hallelujah sa bawat araw na ating pamuhay, naway pagpalain po tayo ng Panginoon Jesus Cristo. Na mga kapatid, sa mga araw, ito po ginagawa natin, nag-ano po tayo, create po na ng mga video. Hallelujah sa mga araw, mayroon tayong mga ginagawa na live streaming para po na maparating po sa atin ang mensahe ng Diyos habang na naghihintay po tayo ng kanyang pagparito. Napapatid, sa bawat araw, napakabuti po ng Diyos. Binigyan po din ng Diyos na ating mga pangailangan, kahilingan natin. Ang Panginoon po ay nagbigay sa atin, no, ng lahat ng bagay. Ay po sa Proverbs and chapter 6 verse 2 na ang nagbigay sa atin ng karangalan, karunungan, kapangyarihan at mga bagay na ating nakamtan ay lahat po yung galing po sa Panginoon. At dahil sa mga batid, huwag natin sayangin ang mga panahon na binigay po ng Diyos sa atin. Shout out po, no, sa lahat ating mga viewers, natin makita po, no, sa screen natin, pasensya lang po. Bigyan lang shout out, no, sa lahat po nating mga viewers dito sa YouTube channel. Kapatid, ito po ating pinag-aralan sa bawat araw na ang salita ng Diyos ay ating maparatin. Saan man tayo sa dako ng daigdig, ang salita ng Diyos ay para po sa lahat. At dapat malaman natin ang katotohanan dahil ang katotohanan ang siyang nagpapalaya po sa atin. Isa John 8 and verse 32. In you will the truth, in the truth shall make you free. Napapatingin sa bawat araw, halos na makagawa po tayo ng mga video, maparating lang po natin ang salita ng Diyos. Dahil ito po ang pinakamalaga sa lahat ng bagay na ating nakamtan, anuman ang karunungan, kapangyarihan, o ating katayuan ngayon, ay ito po lahat ay binigay lang po ng Diyos. In 1 Timothy in chapter 6 verse 17, ang sabi ni Apostle Pablo kay Timoteo, na pagsabihan mo ang mga mayaman na huwag po silang asa ng kayamanan na madali lang po mawala, kundi sa Diyos sila asa na nagbibigay ng lahat ng bagay na ating kinasisihan. Ayan mga kapatid. Kaya ito po ginawa natin habang po na nandito po tayo sa limutan ay tinuturuan po tayo ng Diyos na narapat na pumuhay. Huwag tayong mahatulan, huwag po tayong maparusahan sapagkat ang Diyos po hanggang sa mga araw na ito, ang biyaya ng Diyos ay ating nakamtan. Sapagkat ang biyaya na ito ay nakandan na po. Tandaan po natin para po sa araw ng kanyang pagbabalik. Ang sabi ng St. Pablo Isikan Timothy in chapter 4 in verse 6 up to 8. Ang sabi ng St. Pablo
mistulan na akong ihandog sa dambana ng Diyos sapagkat dumating na ang araw na aking pagpanaw. And verse 7, natapos ko na aking pagdalagan at ingatan ko aking panampalataya. At sa verse 8, at mula ngayon, nakahanda na po ang kuruna ng buhay na nakatakda sa araw ng Panginoon at sa lahat ng mga naghihintay sa kanyang pagbabalik. Now, habang naghihintay po tayo, kailangan natin malaman kung ano ba ang gagawin ng mga naghihintay. In 2 Peter chapter 3, verse 13 up to 14, ang sabi ni Apostol Pedro, mga kapatid, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na pinagharian ng katuwiran. Verse 14, at dahil naghihintay tayo, pagsikapan natin itong ating pamuhay dito sa limutan na may kapayapaan at banal, walang dungis at walang kapintasan sa paningin ng Diyos. Ganun po ang naghihintay ng bagong langit at bagong lupa. Na mga kapatid, sa ating panahon ngayon, sure ba tayo? Meron na ba tayong idea? Meron na ba tayong ipagmalaki? Meron ba tayong katibayan na sa araw pagbalik ng Panginoon ay makasama tayo? Dahil po ang sinulat po sa Pahayag chapter 20 verse 5 up to 6 na ang muling makauna sa muling pagkabuhay ay makasama, na ito po ang unang pagkabuhay ng mga patay at iba pang mga patay, hindi pa sila mabuhay hanggat hindi matapos 1,000 taon. Sa verse 5. Then sa verse 6, mapalad at banal ang makasama sa muling pagkabuhay. Now, sa bawat araw, hindi naman natin na-perfect ating sarili. Walang tao makapagsabi na siya'y natuwid na hindi magkasala. Isa, sulat po ni Haring Solomon, Ecclesiastes Kamangaral, Kabanata 7, Talata 20. Na sinabi ng sulat ni Haring Solomon, walang matuwid dito sa lupa na gumawa ng katuwiran na hindi magkasala. Kaya mga kapatid, ang ating gagawin sa bawat araw, ano ba ang sikreto? Hallelujah! Ano ba ang sikreto para maiwasan ang pagkasala? In Psalms 119, in verse 11, ang iyong salita o Diyos, iningatan ko sa aking puso upang huwag akong magkasala. So ganun po ang ating sikreto, ano ang gagawin ng tao na maiwasan ang kasalanan. Ang itanim natin sa ating puso, huwag ang puot, huwag ang galit, huwag ang mga gawaing masama. Ang ilagay natin sa ating puso ang salita ng Diyos. Yun ang sikreto. Hindi sa ating katagalan, hindi sa karamihan, hindi sa kagandahan ng simbahan, o sabihin natin, pastor, pari, tagapagturo, Kristiyano manampalataya, hindi po basihan, mga kapatid, na hindi ka magkasala. Ang basihan, kung ang salita ng Diyos ay makaukit sa puso natin. In 2 Corinthians, in chapter 3, verse 3, ang sabi ng Apostol Pablo, mismo ang Panginoong Hesukristo ang sumulat sa inyo sa pamamagitan namin. Hindi ito tulad ng 2 tapyas na bato na kaukit doon ang 10 utos. Ito po ang Espiritu ng Diyos na nakaukit sa ating puso. So tama si Psalmist David, ang sabi niya sa Psalms 119:11, ang iyong salita o Diyos, iningatan ko sa aking puso upang huwag akong magkasala. So yun po ang sikreto ng buhay ng mga mananampalataya. Kasi ang totoong mananampalataya, habang buhay tayo ay gumagawa. Sa pospalong pasabi dyan, sa 2 Timothy chapter 4, verse 7, natapos na aking pagdalagan, iningatan ko aking pananampalataya. In sa verse 8,
Buhat ngayon, nakahanda na sa akin ang korona ng buhay sa araw ng paghukom at sa mga tao naghihintay ng kanyang pagbabalik. Naghihintay ba tayo? Amen. Naghihintay po tayo. Hindi po tayo gagawa nito, hindi po tayo naghihintay. Kasi ang hindi naghihintay sa palito ng Panginoon, walang kabuluhan po kung ano man ang napakinggan tungkol ng salita ng Diyos. Pero bakit pinalagaan po natin? Bakit na nag-create ng mga video na kapag live tayo? Kahit ngayon, may trabaho naman tayo. Pasensya lang talaga, mayroon pa tayong 20 minutes mag-in po tayo dahil po limitado na po oras natin. Ginamit na po natin mga minuto para po na sa katapano ay mapanatin natin ang mensahe ng Diyos. Nung habang hintay po tayo, ang sabi po ni Apostle Pedro, 2 Peter chapter 3, verse 13 up to 14, na ngunit tayo, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa. Ito pinagharian ng katuwiran. Sa verse 14, habang naghihintay tayo, pagsikapan natin may kapayapaan, malinis, walang dungis, banal sa paningin ng Diyos. So tama lang, sa Apostle Pablo sa Hebrews chapter 2:14, pagsikapan ninyo ang kapayapaan kung mabuti magandang relasyon sa lahat ng tao at ang kabanalan. Kung wala ito, walang makakita sa Panginoon. No, shout out no, sa mga viewers natin. So, hindi natin mabasa ang pangalan. So, merong viewers natin ngayon. Hindi ko masyadong maano ang pangalan kasi malayo po ang cellphone natin. Shout out no, sa lahat na ating mga viewers. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Mapatid, ito pong pinakamalaga sa lahat ng bagay na kanta natin galing sa Panginoon. Tandaan po natin na ang sabi ni Apostle Pablo sa 1 Timothy chapter 6:17, ang sabi niya kay Timoteo, pagsabihan mo ang mga mayaman, huwag silang asa sa kayamanan na madaling mawala. Kahit mili-miling pira mo, maubos pa rin yun, maubos pa rin yun. Kundi sa Diyos na nagbibigay ng kayamanan sa lahat ng bagay na binigay ng Diyos sa atin na ikakasaya natin. So hindi po nandiyan tayo pinagpala sa sasakyanan, bahay, may lupa, negosyo, etc. May trabaho kang maganda. So kalooban po ng Diyos yan. Wala tayong magawa kung wala ang Diyos. 15 verse 5 sa dyan, for without me you can do nothing. So wala tayong magawa, talaga wala ang Diyos. So anong nakamta natin, galing po sa Diyos. Pero hindi lang po tayo pinagpala sa mga bagay na ating hinangad. Dahil po, mayroong bagong langit at bagong lupa na pinagharian ng katuwiran. Dito, may lindol, may bagyo, may digmaan, may salot, may gutom. Di ba? Dito sa salimutan na ito. Kaya itong lahat na nakita natin, tatapusin ito ng apoy. Tatapusin ng apoy ito. Wala pong manatili sa limutan, nakita natin, tatapusin ito ng matinding init. Init. No? Tutupukin ng apoy ang kasalungkuyan, langit at lupa na ating nakita ngayon. 2 Peter chapter 3 verse 7 up to 10. Kaya mga kapatid, yun po ang sinabi ng Panginoon na itong langit at lupa na ito po iningatan ng Panginoon para tuparin niya ang sinabi niya na ito po ang kasalungkuyan, langit at lupa, nakatakda ito, tutupukin ng apoy at pagtunaw kung ito po mga kapatid, pagkawala ng lahat ng bagay na ating nakikita. No, ngayon, ang pinakamalaga mga kapatid, tanda po natin, itong paglinis ng ating puso at isipan. Kailangan alam natin ito. Paano linisan ating puso at isipan? Kailan mangyari? Talagang totoo ba? Malinis na ba ang puso natin at isipan? Yan po sinasabi sa Hebrews chapter 9 verse 14. Ito po ating key verse natin, mga kapatid. Pakinggan na lang natin muna sandali ha.
Kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang banal na espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ng Diyos na buhay. Ayan po, maliwanag. Elia. Napakaliwanag po ng sinabi ng Biblia. Ito maglinis sa atin ng puso at isipan ang kanyang dugo. Kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang banal na espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ng Diyos na buhay. Amen. Ayan po ang mga kapatid, ating givers ngayon. Hallelujah. So, nalinis po tayo, hindi dahil pastor tayo, no? Nalinis po tayo sa kanyang dugo. Kailan nalinis ang puso't isipan? Siya tawag, no? Brother Durante. So, nabasa ko. Salamat po sa pagdalo. Brother, kumusta? Salamat sa atma kayo ngayon. Ang Panginoon po ay sumo sa inyo. Ganyan po ang katayuan. Now, maliwanag ang Biblia na maglinis natin ang puso't isipan ang dugo ng Panginoon. Kasi ang isipan natin, nabatid, hindi po minsan maganda at mabuti ang ating naisipan. May naisipan natin maganda, meron naman naisipan natin masama. Tulad ng pagpatay. Pinag-isipan mo na ang pagpatay, pinag-isipan mo na ang pangalunya, pinag-isipan mo ang pagkikiapit, pinag-isipan mo ang mga gawain na masama, pinag-isipan mo na yon para po, para yun po ang sundin mo, magawa mo, ang masamang isipan mo, so magkasala tayo. Now, ang puso natin din, ganun din ang laman ng puso. Pagpatay, pagmata sa sarili, pangalunya, pagkiapit, pagsamisdiyosan, ito po yung pagsaksi ng kasinungalingan, panira ng kapwa. Laman ng puso. Pero na tayo po naging Kristiyana po, mga patid, yan na po ang umpisa na talagang kinasusuklaman na po natin ang ganyang gawain. Pero tayo na hindi pa tayo naging Kristiyana, hindi pinanagwasan ng dugo ng Panginoon, ganyan po ugali. Pakinggan natin sa 1 Corinthians in chapter 6 in verse 9 up to 10. Ganito po, na hindi pa tayo na convert kung na Christian, hindi pa tayo na bautismo ng pangalan niya, hindi pa nag-isa ng kanyang dugo, ganito po ang pumuhay po ng mga taga-Korinto sa 6-9-10 hanggang sa 11 dito po sa unang Korinto. Pakinggan natin ang sinabi ng Biblia. Kayo mismo ang talo sa pagkakaroon ninyo ng mga kaso laban sa isa't isa. Bakit hindi na lang ninyo tiisin ang mga gumagawa ng masama at nandaraya sa inyo? Ngunit ang nangyayari, kayo pa mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya. At ginagawa ninyo ito mismo sa inyong kapatid sa Panginoon. Hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palilinlang. Sapagkat kailanmay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait at mandarambong. At ganyan nga ang ilan sa inyo noon. So, sa taga-Korinto, ang sabi sa Pablo, ganyan nga ang ilan sa inyo noon. So, napakaliwanag po, dito sa Korinto, may mga na-convert na Christian na ganito po ugali nila, mga batid. Na ito pong pumapatay, nakikiapid, nangalunya, nagsambrasdiyosan, nakipagtalik sa kapapabay kapwa lalaki, ito po ang sakim, mananakaw, sinungaling at mandarambong.
Ganyan ang ilan sa inyo. So ito po ang ini-address ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto na na-convert ng Christian. Ganito po. Kaya, kailan nalinisan? No? Kailan nalinisan po ang taga-Corinto? Kasi ang sabi sa Pablo, ganyan ang ilan sa inyo. Tulad natin. Kaya ito pipumuhin natin, so tayo ang matamaan nito. Dati, ganun tayo siguro. Wapatay, nangalunya, nakiapin, nagsabisdiyosan, nakipagtali sa kapwa lalaki, kapwa babae, nagsinungaling, sakin, at saka itong naglalasing, mandarambong. So ganito po minsan siguro ang buhay natin. Balikan natin, pakinggan natin. Ngunit ang nangyayari, kayo pa mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya. At ginagawa ninyo ito mismo sa inyong kapatid sa Panginoon. Hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palilinlang, sapagkat kailanmay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, saking, lasenggo, mapanlait at mandarambong. At ganyan nga ang ilan sa inyo noon. Diba? At ganyan nga ang ilan sa inyo noon. So ibig sabihin, kailan po malinisan tayo? Kung yun po ang dating gawa natin, kailan alisin ng Panginoon itong ating masamang isipan? Kasi ang sinabi sa ating givers, dahil sa dugo ng Panginoon, ang naglinis sa atin puso at isipan. Kaya ibig sabihin, pag na-convert na po tayong Kristiyano, pag nabautismo na tayo sa pangalan ni Jesucristo, iniwasan na po ito. Kasi mismo ang Espiritu Santo ang magtuturo sa atin sa tama na pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya ang hindi pa nahugasan, ang hindi pa nakaisa ng kanyang dugo, hindi mabago pa ang puso at isipan. Kasi ang Panginoon po nagpapatunay dito. Na si Apostol Pablo, ang sabi niya, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, ngunit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ibinukod na kayo ng Diyos para maging Kanya. Itinuring na kayong matuwid dahil sa Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ayan po. Ngunit ngayon, ibinukod na kayo ng Diyos. Pinawalang sala na tayo. Tama. Na ang sabi niya, ang dugo ang naglinis sa ating puso at isipan. Dahil kapag na-convert na tayong Kristiyano, hindi naman natin maiwasan, madulas man tayo, magkamali man tayo, pero ang Biblia nagsasabi na ang mga anak hindi nagpapatuloy sa pagkamakasalanan. Iba talaga ang anak, iba na po nalinisan, talagang bago na po ang ating puso at isipan. No? Ating puso at isipan, bago na. Kasi ang sabi po sa 2 Corinthians, in chapter 5:17, na ang mana kay Kristo Jesus ay bago na siyang linalang. Pakinggan natin ha, in 2 Corinthians chapter 5 in verse 17. Kung kang Kristo Jesus na tayo, bago linalang. Bakit? Ang ating dating pamuhay, na kung tayo po ay nangalunya kay Apin, nagsisiyusan, naging bayot ng buhay man, bago na tayo ngayon. Pakinggan natin, 5:17 sa pangalawang Corinto. Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Binago na siya. Amen. Yan po ang key verse natin. Na ang dugo ng Panginoon ang naglinis ng ating puso at isipan. Tama. Dahil nang tayo naumpisa na bautismo na po tayo, mga patid, simula na tayo po'y tumanggap na po bilang Kristiyano, talagang nag-ingat po tayo. No? Talagang nag-ingat tayo na magawa natin yung dati nating pamumuhay. Kasi, nag-Kristiyano na po tayo. Batis marunong tayo sa Panginoon Jesus Cristo. Kasi ang naglinis sa atin, ang Panginoon Jesus Cristo at ng Espiritu ng Diyos, itong salita. Now, dahil po na pinakinggan natin ang salita ng Diyos, ito po ang nagbago ng direksyon ng buhay natin. Hallelujah. Hindi po, dati po tayo, sawa, suwail tayo, pasaway tayo dati, saan tayo magpunta, gusto natin, pero iba talaga ang mga bautismado. Ako po, na-convert po ako sa 2003, September 30, 2003. Bautismado po ako, under po ako sa samahan sa Apostolic Ministries for Christ.
So, na-convert ako Christian 2003 hanggang ngayon. Bakit natili akong ganito? Bilang Kristiyano. Dahil pa sa kayaan ko, dahil ako pastor? Hindi po. Ang Espiritu ng Diyos na binigay sa akin, ito ang nagpatatag sa akin. Hindi po ako, dahil pastor ako, napatatag pastor ako. Hindi po. Ang nagpatatag sa atin, ang Panginoong Espiritu. Pakinggan natin sa unotso dito sa unang Korinto. Ang sabi ng Biblia. Pakinggan natin. Pananatilihin niya kayong matatag sa pananampalataya hanggang sa katapusan upang kayo'y maging walang kapintasan sa araw ng kanyang pagdating. Sino po ang nagpapatibay bilang pastor, Christian tayo? Hindi ba tayo perfect? Mari magkamali man tayo, pero iba talaga ang nagkaisa na po sa dugo ng Panginoon. Kasi ang dugo ng Panginoon, yan ang kapatawaran na walang hanggang. Dahil sa kapatawaran lang na yan, magkamali tayo magkamali. Pakinggan natin ang Biblia. Dito mga kapatid, sa 1 John in chapter 2 in verse 2. Ito po ang sinabi ni Apostol Juan. Para po sa atin ito na bilang mga anak na po ng Panginoon. Dos-dos. Uno na to sa dos. Pakinggan natin. Anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung may nagkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama. Siya ay si Hesukristo, ang matuwid. Dos. Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At hindi lang ng mga kasalanan natin, kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. Ayan po. Sumulat po sa atin ang Panginoon, sumulitan na po sa Luan. Mga anak, siyang salitaan Diyos. Good be glory. Mga anak, sumusulat ako sa inyo upang huwag kayong magkasala. Diyos ang salita dito. Hindi siya Apostol Juan. Kasi kung anong sinabi ng Espiritu, yun po sinulat nila. Now, ang Diyos nagsalita dito. Sumulat ang Apostol Juan, mga anak. Sumulat ako sa inyo upang hindi kayo magkasala. Ngunit, kung may magkasala man, mayroon na tayong tumumagitan sa Diyos Ama. Si Jesucristo ang matuwid. Yun po. At ang kamatayan niya, hindi lang po sa atin, sa anak, pamilya natin, buong sanlibutan ang kanyang kamatayan. Kaya mga kapatid, ang dapat malaman natin, kasi ang mga anak ng Diyos, hindi nagpapatuloy ng pamumuhay po ng mga kasalanan. Pakinggan natin mga kapatid, dito po sa chapter 3, in verse, Eluya, verse 9, dito po sa 1 John, chapter 3. Ang sinumang naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa kanya na. At dahil nga ang Diyos ay kanyang Ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. Di ba? Kung anak na tayo ng Diyos, hindi po tayo nagpatuloy. Kung magkasala ba, maaaring magkasala tayo. Kasi walang matuwid dito sa lupa na gumagawa ng katuwiran na hindi magkasala. Now, itinuloy na tayo ng Diyos. Ibinuko na tayo ng Diyos. Ipinawalang sa atin ng Diyos sa pangalan ni Kristo, sa pangalan ni Kristo at ng Espiritu ng Diyos. Pero, ang sabi ng Biblia, walang matuwid dito sa lupa na gumawa ng katuwiran na hindi magkasala. Pero ibang anak ng Diyos, kapag nagkasala tayo, ibig sabihin, mayroon na tayong tagapagtanggol. No? Tagapagtanggol. Mga kapatid, sa harapan Diyos Ama, ang ating Panginoon Kristo. City 20, walang matuwid sa lupa, nagmamagatuwiran, hindi magkasala. Wala ni isang tao rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ganun po. Kaya, hindi man tayo perfect. Pero, alaalang ng salita ng Diyos, naging perfect po tayo. Dahil bago natin ginagawa, pinag-isipan muna natin yon. Ngayon, kung ang sabi ng Biblia, ang dugo ng Panginoon ang naglinis na ating puso at isipan. So meaning to say, kapag bautismado na tayo sa pangalan ni Kristo, yan po, ang Diyos po ang nagtuturo sa ating kahinaan. Bakit? Ang espiritu na tibigay ng Diyos, hindi espiritu ng katalawan, espiritu ng kapangyarihan. Uno City, sa Sikan, Timothy.
Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Ayan po ang espiritu na binigay po sa atin. Kailan ito nagtanggap natin? After baptize. Nanabautismo na po tayo. Pinangako talaga ito ng Diyos mo, Apostol Pedro, magsisi kayo at magpabautismo kayo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong makasalanan at tatanggapin ninyo ang ipagkaloob na Espiritu Santo. So ganyan po, mga batid, ang ating kalagayan. Tatanggapin ang ipagkaloob na Espiritu Santo. Ganyan po ang sinabi ng Biblia. So paano, mga kapatid, natin maiwasan? Ano po ang gagawin natin? Hallelujah. Na talaga ang pumuhay natin ay maging kaya-aya sa paningin ng Diyos. Ang salita ng Diyos kailangan itanim natin sa ating puso at isipan. Yan po ang sinabi ni Psalmist na David sa Psalms 119 in verse 11. Ganito po ang sinabi ni Psalmist na David. Tanda po natin, ang Diyos ay nagbigay ng kanyang salita sa kanyang mga propeta para ituwid tayo. Hindi po sa ating karunungan naging matuwid tayo. Sa habag ng Diyos, salita ng Diyos, na ito po ay ating pinapakinggan. Ang salita niyo ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Ayan po ang sikreto, mga batid, upang huwag tayo magkasala. Ganyan po ang sinabi ng Biblia. Para maiwasan ang kasalanan, hallelujah, ingatan lang po natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Ito ang pagkapastor natin, hindi garantiya ito. Maraming pastor ngayon na ang sarili na po nilang layunin ang sinusunod. Maraming manampalataya ngayon, mga kapatid, tanda po natin, nasabihin natin, hanggang lang po sa bibig, pero wala sa gawa. Kasi ang panampalataya, pinatunayan ng gawa. Kaya kung sabihin natin may panampalataya tayo ngayon, ipakita natin sumita ng gawa, hindi lang sa bibig natin, mga kapatid. Kaya nga, ang sinabi sa 3:18, dito sa unang Juan, na hindi lang po sumita ng salita lang, kailangan gawin natin ang pag-ibigan natin sa ating kapwa, hindi lang po sa salita, kundi ipakita natin sa gawa. 3:18, dito mga kapatid, sa 1 John. Mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Sinipili sa bibig lang talaga, ipakita sa gawa. Kung mahal ang kapwa natin, dapat may gawa. Ganun ang panampalataya, kailangan may kasamang gawa. Kasi patay ang panampalataya natin kung walang gawa. So mga kapatid, sa buong araw, ito po ay ginamalagin ng Diyos, makapag-live o makapag-post ng mga videos sa YouTube channel. So maraming salamat po sa ating mga viewers ngayon. Ano po kay Brother Florante, no? Salamat po sa alpat. Masalamat po ang ating mga viewers ngayon. So sa nila po, tingnan natin, baka po yung iba na, ano, iba po naka-view sa atin, baka natin, hindi natin ano talaga nakita. So tingnan natin ha. Para mag-greet po natin. Mayroon makita ba natin? Viewers natin? Hindi makita. So, Brother Florante, nakita po natin sa screen. So, pasensya lang po, no, sa iba na natin makita. Salamat po, no, sa viewers natin. Dito po ako sapagkat, hallelujah, mayroon po tayong sugi o sundo. So, ginamit ko ng mga minuto para po na maparating po sa atin. So, tanda po natin ang keywords natin, mga kapatid. Ito po ating keywords. Mamaya, lubi ng Diyos, makapasok tayo sa light. I-continuous natin ito na ang dugo ng Panginoon talaga ang naglinis, no? Naglinis sa atin
puso at isipan. Yung pang key verse natin, ito po sa Bibi 14 sa Hebreo. Walang hanggang banal na espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ng Diyos na buhay. Ayan po ah, dahil po sa dugo na ito, naglinis na ating puso't isipan, tanda po natin upang talikuran na po natin ang gawain na walang kabuluhan. Kaya may kaibahan talaga ng mga bautismado sa Paranisos. Kahit na kung magkamali man tayo, may panahon talaga na madulas man tayo, pero dahil po na tayo lang po inakisa sa kanyang dugo, katunayan ito ng Diyos, talagang mabago na talaga ating puso at isipan. So meron naman nakapasok sa isip natin na mali, naramdaman na mali, pero hanggang lang po diyan. Pero yung natin ginagawa kasi mali talaga. So yan po, iningatan po tayo ng Espiritu ng Diyos. Disiplina, no? Disiplina ang sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7 na hindi po tayo binigyan ng Diyos ng katalawan, na espiritu ng katalawan, kundi espiritu ng kapangyarihan na ito po nagbigay sa atin ng pag-ibig at pagdisiplina ng sarili. So, disiplina po. Kaya bago natin ginagawa, mali man o tama ang ating naisipan, bago natin ginagawa, alam natin ang tama o alam natin ang mali. So, ang tama lang ang gawin, huwag ang mali. Kasi kung maling gawin natin, ayun na po, sinasadya na po natin yung kasalanan yan, at yan na po ang kasalanan na wala pong kapatawaran. Yung sinasadya mo ng kasalanan. Kasi, pag sinasadya mo, ibig sabihin, alam mo na hindi mo dapat gawin. Pero dahil ginagawa mo, sinasadya mo na yon. So, yun na po mga patid, ang sabi ng Apostol Pablo sa Hebreo in chapter 13, in verse 26-27, na, ngunit kung sadyain pa natin magkasala na natanggap na po natin ang biyaya ng Diyos, wala nang alay inihaw para sa sala. Sa 27, isang apoy na naghihintay sa araw ng paghukom. So, maraming salamat po sa lahat ating mga viewers. Ito po yung lingkod pa sa Titmaka Apostolic, Believers of Christ International. Sabi sa isa, grace, mercy, and peace. Individuals, precious Christ.